Good morning guys, welcome back to my channel. Wala tayong biyahe ngayon. So wala akong travel vlog ngayon. So ang magagawa ko ngayong araw na ito ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga ginagamit sa pag-vlog. So unang-una guys, cellphone lamang ang aking ginagamit o smartphone. Ito ang pinakauna kong gamit guys, ang tinatawag na Ori. Produkto ito sa Firefly Mobile. So maganda ito guys gamitin para sa mga beginners dahil malinaw ang kamera. Kaso nga lang limitado ang pagbibideo mo dito dahil 1 gig lang ito guys. Pero okay na para sa mga beginners. So ito guys, Ori. Ang sunod guys, papakita ko sa inyo ang pinakagamit sa lahat. Ito ang tripod. So nabili ko ito sa palengke sa Pasig. Mura lang tayo ito guys, sa halagang 250. Ito guys, 50. May sarili itong cellphone mount, pero ito ang inattach ko dito ay ang underwear. So inorder ko to sa Shopee, itong tripod mount ito. So tanggalin natin guys, tanggalin natin. So ito guys, ya guys, underwear cellphone mount o smartphone mount. So nakakahalaga lang to siya ng 200 yata yun, ano, yung inorder ko sa Shopee. Ito guys, mas maganda to siya gamitin guys kaysa attach na sarili ng mount nito, dahil ano na ang advantage niya, malambot siya guys. So malambot, hindi siya gaano katigas. So madali lang ikabit mong ang cellphone dito. Tapos guys, may lagayan siya dito kung anong mga attachment. Attach ko dito guys itong tinatawag na Buya microphone o Buya external microphone. So guys, ito guys, ilagay ko dito guys. Dito yan. So mamaya papakita ko sa inyo lahat ng kabuuan. So guys, balik muna natin. So, ito na. So i-set up ko na guys. Ikabit ko ng smartphone dito sa cellphone mount. Okay, ang tawag nito, tripod mount, cellphone mount. Ito na guys. Tapos itong external microphone. So ikabit ko siya dito. Tapos higpitan. Tapos yung ano niya, yung wire niya, may nakalagay naman ito guys, simple naman to. Itong ganito, may nakalagay dito para sa microphone. Ito na, may nakalagay naman na microphone. So dito siya i-connect. And guys, dito siya i-connect. Tapos yung isa naman, may nakalagay din na smartphone. So simple lang guys, ikabit, di ka malilito. So ito na guys, yan, ito na guys. So guys, subukan natin tanggalin. Ito na guys ang Buya mic. Ito para to sa windshield para malinaw ang pagsasalita mo. Yun guys. Subukan natin guys ang cellphone ito. Gamitin natin. So guys. Hello guys, good morning. Try na nating record ang video nito. Okay. Ang ginagamit ko guys na camera itong sa front camera. So
ngayon, babalik tayo ko ngayon. Ito na namang rear camera ang gagamitin. Kasi napansin ko guys, kung itong gagamitin na camera, maliit ang screen, hindi siya wide. So, ang maganda, itong gagamitin para sa pagbablog itong main camera. Guys, ito na guys. Pero, babalaktirin ko muna itong external microphone. Okay, ito na guys. Try natin. Subukan natin kung maganda bang kuha. Sa umagang ito, subukan nating vlog. So ito na guys. Ang okay, ito ang setup ko guys. At meron din akong iba pang mga kinakailangan sa pagbablog. Ito ang mga linti na ito. Tingnan mo guys, ito ang mga linti na ito. In order ko to sa Shopee. Sa Shopee guys. So ang una kong ginagamit itong fish eye. Subukan na to. Subukan na to guys. Pero di ko pa to nasubukan itong wide angle lens. So ito guys, isasama, sunod na pagbablog, isasama ko na to sa setup, wide. Meron siyang 0.67 times wide, so di gaano ka wide siya, pero at least okay na siya. Wide siya konti kaysa wala. Tapos itong naka-attach siya guys, ano, macro lens. Itong macro, ginagamit ito sa mga maliliit na bagay, kagaya ng mga yung mga maliliit na mga bato, di kaya buhangin, di kaya yung mga langgam. So pwede mo siyang palakihin sa pamamagitan nito, macro. So ang wide angle lens, ina-attach lang dito, kinakabit lang dito. Kinakabit lang dito sa macro lens. So ito guys. So ito na guys. Ikakabit ko na siya dito. Guys. So ito ang kabuang setup ko guys sa pagbablog ko. Beginners pa kasi ako, kaya ito lang muna ang ginagamit ko sa pagbablog, ang smartphone vlogging setup. Ito talaga guys. So sa sunod guys, papakita ko sa inyo ang kung paano stabilize ang yung video sa pamamagitan ng application. So ang yung mga video ng sa yung ano smartphone ay shaky siya, shaky. So di mo talaga siya mapigilan na shaky siya. So ang mangyari, masakit sa mata. So meron akong ituturo sa inyo guys kung paano i-stabilize yung mga video para di siya shaky o di masakit sa mata. So hanggang dito na lang guys. Daghang salamat sa iyong panonood, and don't forget to subscribe this channel, Pirate Channel PH. Good luck and goodbye. Daghang salamat sa inyong panonood.